Hello po. So ngayon po ay gagawa ko ng cheesy malunggay. Masarap po ito at healthy. So ang kailangan po natin ay flour, bread flour or oil pulverized flour, sugar, skim milk, salt. Siyempre hindi mawawala ang malunggay flakes. Ang ating butter oil substitute, lagi ako naglalagay niyan, pampabango at pampalambot. Lard, instant cheese, egg, at pandan. Kailangan din natin ng warm water. So, ngayon po, dito sa dry ingredients, ihalo natin yung skim milk. Salt at yung malunggay flakes. So dito naman sa isang malaking mixing bowl, ilagay natin yung water, sugar, egg, at yeast. Tunawin natin yung yeast. Bago natin ihalo itong butter oil. At lard. Then, i-mix po natin mabuti. Pagka-mix natin, ilagay natin ang ating flour. Bali yung aking pandan flavor ay nahuli kasi magulo yung aking alaga. Kaya, pero yung pong pandan flavor ay ihahalo nyo na po yan doon sa water. Bago ilagay yung flour. And then yung flour po ay i-mix natin mabuti hanggang makabuo tayo ng dough. Tapos mag-dusting po tayo sa ating work surface. And then masahin po natin yung ating dough hanggang hindi na siya nagpupunit at hanggang elastic and smooth na po siya. So, gumagamit po ako ng gloves para maiwasan yung dagdag ng flour kasi nakakatigas din po yung add kayo ng add ng flour. Eh, kung may plastic, kung naka-gloves po kayo or naka-plastic gloves, maiwasan yung add ng flour kasi hindi didikit sa kamay nyo yung dough. Bali, ang pinagmasa ko yung aking asawa kasi hindi ko na kaya magmasa dahil malaki na yung aking tiyan. Kaya asawa ko na lang yung pinagmasa ko. Kaya iba po yung kamay na inyong makikita. So ayan, kung mapapansin nyo, nagiging elastic na yung dough. Hindi na siya masyado nagpupunit-punit at saka malambot po siyang masahin. Yan po kagandahan kapag naka-gloves. Malambot po yung inyong masa. Kasi may iwasan nga yung add kayo ng add ng flour. Siyempre, pag malambot ang masa, malambot din po ang resulta. Hindi na siya nagpupunit.
Ire-rest natin to ng 40 minutes. Yan, di na rin siya madikit. So yan, ire-rest po natin. Dahil nasa labahin yung aking katsa na panlagay dyan, plastic na lang po yung aking ilalagay. Pwede naman po ang plastic. Yan. So, ito na po siya. After 45 minutes, yan, umulsa na. Ngayon, kailangan natin ng cheese at breadcrumbs. Ika-cut natin siya sa gusto nating laki. Ika-cut ko siya into 50 grams. So, ito na po yung ating, ito na yung ating malunggay. Lagyan na natin siya ng peeling. I-plat natin siya dito. I-plat natin ng kamay para mawala yung ibang bula. Bago natin lalagyan ng cheese. Yan. Huwag masyadong bilog na bilog. Ganyan. Tapos, lagay natin ng breadcrumbs. Yan po. So, ito. So, ayan. Gawin lang po natin lahat sa ating tinapay. I-plat po natin ng kamay para mawala yung mga bubbles na malalaki. Para maganda yung kanyang pagkakaalsa. Pwede nyo siyang gamitan ng rolling pin. Problema, pag ginamitan nyo ng rolling pin, mawawala talaga yung maliliit na bubbles niya. So, mangyayari, aabutin po siya ng mga 10 to 12 hours po siya bago umalsa. Kasi ang pag-alsa po niyan ay depende po sa yeast. Siyempre, depende din sa inyong temperature. Pero ito pong aking recipe ay matagal po ang alsa nito. Kung gusto niyo mabilis, magdagdag na lang po kayo ng yeast. Gawin niyo pong 10 to 12 grams para mas madali siyang umalsa. So, ito na yung ating pandesal na nagawa. I-rest muna natin siya ng mga 5 to 6 hours. Yes, matagal po talaga ang resting ng pandesal. Mas matagal, mas better po. Pero syempre, depende yan sa yeast at sa recipe na inyong gagamitin. Itong akin ay matagal kasi talaga namang pang bakery po ito. Ito po ay 5 to 6 hours na i-rest. Bago natin siya isasalang sa preheated oven na 180 degrees ng 20 to 25 minutes. Yan po. So, ito na yung ating malunggay cheesy pandesal. Ganda-ganda po ng kanyang pagkakaluto. Dapat ganyan lang, hindi sobrang pula. Tapos, kung initin nyo, sa oven nyo rin initin. So, ito na siya. Ang ganda niya. Malunggay na malunggay. Sige natin yung loob. Ayan, ang kanyang loob. Cheese na cheese. Ayan, ang lambot na kanyang loob. Floppy. Ayan ang cheese at malunggay.
Ayan, ang lambot po niya. At mabango. So, yan. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo ang aking ibinahaging cheesy malunggay. Masarap po talaga ito at malambot. At healthy na siguradong magugustuhan ng inyong mga chikiting. Thank you for watching!